time we must focus on the Dengvaxia issue. Only. Kasi okay. Marami sila eh. Ah, marami ba yan? Hindi, pero yung dalawang sinasabi ko... Hindi, pero maraming issue, hindi lang Dengvaxia. Oo po. Oh, pero... Pero what, ang na-study ko po, yung tungkol sa Dengvaxia. Had... At saka yan ang pinag-usapan natin ngayon. Opo. Yan ang issue ngayon, di ba? Sa mga namamatay ng mga bata. Okay. Opo. Ano ang problema sa Dengvaxia? Ano ang naging aksyon ng mafia? Okay. Allow me to give a short primer. There are three elements dito po. Kaya hindi, hindi ka ba, hindi ka pwedeng magtagalog? May tatlo pong elemento nitong okay. Nangyayari ngayon kaya ang dami nagkakasakit. Sabi nga ni Robin Padilla, tayo na sa Pilipinas. Correct po. I'm sorry. Hindi naman kayo Koreano eh. Hindi po, hindi po. Okay. Tatlo po elemento kaya nangyayari po okay, ngayon. Okay. One. Yung 2016 national elections. Kasi nangyari April. Hindi, oh, tsaka hindi pa pupusto kung hindi para sa election. Kaya nga, April, the following month, election na. Election na. Doon may question pa lang. Malaki ng question hindi mark. Hindi ito matutuloy kung walang tatakbo na malamang matatalo. Hindi. Hindi. Malamang na gusto nilang manalo. Okay. Eh, pero natalo. Natalo. Okay. Akala nila mananalo sila. Yes. Okay. With this thing back even the selection of the three regions highly questionable on the public health. Maski po yung tatlong region, highly questionable po. Yung questionable. Choosing... NCR, Region 3, Region 4. Hindi, sa katwiran nila, marami daw doon hindi po, ng, kung marami, lamok. Dapat pinili nila Metro Cebu, Iloilo, tsaka Metro Davao. Ang Metro Cebu nasama, pero dahil lang kay Congressman, ano? After the fact na po okay, we're talking about the national elections. Okay? Okay. Eh ngayon, ang punto lang eh, hindi na kailangan sa Visayas, malakas na yung kandidato nila yon eh. Diba? Ang point ko, yung Region 3, Region 4 eh, kung sasabihin nilang mataas ang incidence doon ng dengue, eh mali po sila doon. Hindi ko alam sino nagbulong. Okay. And then ang sinasabi ko, ang issue na sinasabi, mas maraming botante. Ayun, okay. Ayun second, po. Second. Second po. Kung walang DOH mafia at that time, hindi po 'to mangyayari. Wait po. Eh walang pipirma, papalag sila sa time po ni Flabert ni kasi Bibs. Before election 'yan, no? Oo, mali ho 'yun. Mga ano na sila dapat? Oh, dapat susunod ka sa batas. 'Di ba? May electioneering involved na po eh. Okay. Kaya tinanggal nila si Secretary Ona. Si Secretary Ona po. Oh, napasok na ito si Ona naman din sa issue. Kung kasi ano, nung tanggalin ba siya yun ang mga issue noon? Hindi po, tinanggal siya sa isang issue na solved na po and defended by Secretary Ona. Napakatinutong. Itungkol din sa vaccination. Pero ito po si Secretary Ona as compared na sumunod sa kanya. Napakabatikan po nito. UP to. Cream of the crop to. Madami pong tinulungan si Ona, tinuruan ng mga Sorano na tumutulong ngayon sa mga mahihirap. Kaya nga ayaw niya masirang pangalan niya, nag-resign ewan na lang. Ewan ko yung pumalit. Nag-resign na lang. Anyway, hindi naman porke UP, magaling na ho. Hindi naman po, pero sinasabi ko, nagsunog ng kilay ito. Okay. So, kung hindi sa mafia... Hindi matutuloy kasi mayroong haharang. So makikita na natin kung sino mga nakapirma? Opo, at sino nakapaligid sa kanya. Sinong kanya? Kay Secretary Garin. Okay. Ngayon pa lamang, pwede ba naming malaman sa inyo kung sino yung mga nakapirma na yun na pwedeng questionin? Okay. Hindi lang ho nakapirma. Sumama sa pag-mold nitong programa. Tingnan mo na, bago tayo magsalita pa ho. Ang hamon ng DOH ni Secretary Duque, kung may ebidensya kayo. Okay. Meron po. Okay, sige. Okay. Yan ang aalamin namin sa inyo kasi naghahamon din si Secretary Garin at ang pinaka-best daw na magagawa ninyo, kasuhan sila. Talagang kakasuhan namin sila. Hindi, yun naman talaga ang automatic na sinasabi ng mga government. Ang BCC, kakasuhan si, hindi okay. Lang si Secretary Garin. Okay. Mas mataas sa kanya plus itong DOH senior officials na membro ng mafia ng plunder. Okay. O sisahin na natin. Sino-sino ho yan? Okay. Mga nakakaalam na transaksyon na yan. Ngayon po, kaya inuna ko, kasi undersecretary po ngayon to at chief of staff at kaklase ni Secretary Duque sa UST Medicine. Okay. Ito po si undersecretary Mario Villaverde. Villaverde. Ano ho si Villaverde? Mario siya, Villaverde. Senior consultant po ni Garin. Consultant to. Binigyan ko po yung staff nyo ng dalawang department order na ina-assign ni si Mario na bilang consultant niya. Saan galing man itong Dr. Mario? Dati po yan, undersecretary. Nang? Nang DOH, sa time ni Duque yung first term.
Oh, okay. Okay, nag-resign yan kasi kagalito si One. May atraso siya kay Secretary Ona tsaka yung mga ginawa niyang desisyon. Okay, okay, okay. Eh, oh. Ito, may, ngayon, bumalik sa time ni Pauline. Oh, bumalik ulit? As consultant? Hindi, undersecretary, sa time ni Pauline, na-appoint po yata yan December o January. Sino nag-appoint siya? Sinong, si Pauline. Hindi, sinong malakas, sinong may hawak? Eh, I'm twisted si Secretary Pauline and I'm categorized saying, during sa term po ni Secretary Pauline Obial, she was, and I'm using this term, under extreme duress. Sino? Si Secretary Pauline. Hindi na makakilos. He was practically being arm twisted both by the inner circle of the mafia plus their people na kakutsaban nila sa Congress. And if they're doing that during the time, sa panahon na yon, practically wala so, na po. Posibleng nangyayari din ngayon. Yes. Okay, okay. Isa pa? Sino pa ho? Second, ito po si Undersecretary Jerry Bayugo. Si Undersecretary... Doktor din ito? Opo, mga doktor. Mga ka-ano ko nga yan eh. Mga contemporary ko po sa time ni Flaubert. Oo. Ito personally, mga kilala nyo? Opo. Okay. Mga nakasama nyo? Nag-aral din po yan sa UP College of Public Health. Sabi ko sa inyo, hindi porke UP. Hindi, hindi sinasabi. Ito si... I was talking in behalf of the ex yung pong kagalingan ni Secretary Ona. Okay, sino pa? Sino pa? Anong naging papel nitong Dr. Gerardo Bayugo? Ito lang okay. Ito si Undersecretary Mario Villaverde, si Undersecretary Jerry Bayugo, si Undersecretary Lilibet David, at itong si Dr. Lloyd Chokson. Lahat yan galing sa isang opisina. What do you mean opisina? 1992 po magkakasama na yan sa opisina po ng the late Undersecretary Maning Rojas. Magkakaibigan na po yan 25 years ago. Sino yung si Maning Rojas? Napaka-respected pong undersecretary sa DOH. Magkakaibigan na po yan. They grew up together, try to help their career. Ito pala yung may mga tahid na sa DOH. Meron na po. Okay. And in fact, they are the ones who advise because sometime in 1995 when then Secretary Ramiro, Hilarion Ramiro was appointed by FBR as secretary in after replacing si Jimmy Tan. Ito po yung naging chief of staff at sila yung nagpo-provide ng technical service kay Maning Rojas. Okay. Hindi, relevant po to. Did you know that Hilarion Ramiro was terminated by FBR na position? Tinanggal because of alleged. Alleged lang, ha? Ano? Natanggal talaga siya ni FBR. Hindi nga, alleged lang yung kanya. Hindi na nga siya kinusuan pero tinanggal sila. Okay. And this is the same group that advised Garin. Hindi na nga natuto eh. Okay. Sino pa ho? Okay. Then you have the recently promoted... Recently lang. Hindi nga malaman ni Secretary Duque kung sino nag-appoint eh. Oh. Si Carol Tanyo. This Carol Tanyo... Hindi ito doktor. Hindi po. Oh. Siya po head ng FMS, Financial Management. Ito si Carol Tanyo was director during sa time ni Garin. Got promoted sa time ni Garin na assistant secretary. Then got promoted mysteriously sa time between Ubial and Secretary Duque. Ba, ma-impluwensya. Hindi nga malaman sino anong was there what you call this selection and promotion board. How outstanding is this Carol Tanyo to be promoted every term ng iba without. Eh di ba may selection and promotion wala board? Wala po. So hindi dapat kaya meron na. Kaya tinatanong ko si Undersecretary Bali in my letter to the secretary and army BACC and DOH met last Tuesday, 2 Tuesdays ago. Okay, sino pa? Okay. Pagkatapos po yung director ng FMS. Sino? Si Larry Cruz. Larry Cruz. Okay. Second, 2 assistant secretaries. One is assistant secretary Lyndon C. Lee Soy. Ito, naririnig ko ito. Si Lyndon Lee Soy. Okay. Yan, okay. I'm sorry to say. Asek. Oh, secretary, don't ever use this person as a spokesperson. He does not know his public health. He keeps lying to media. I hope Doktor ho ba ito? Oo. Oh, hindi ko nga alam. Saan nag-aaral ito eh. Hindi. Okay. Ang point ko lang, he keeps lying. So, eh hindi. Spokesman ho, ganun talaga? Ah, hindi pwede. Sa public health po, hindi pwede. Ah, sa bagay. Kasi karaniwan ho sa spokesman, sinungaling. Eh, hindi nga marunong sa public health. Di pa rin marunong. Alam mo, incompetency tsaka liar, pareho po yan. Hindi nagkakaiwala yan. Sa bagay, oh. Okay. Sino pa ho? Then a close friend of mine, and he has to explain. Assistant Secretary Nestor Santiago. Santiago, doktor ito, hindi doktor. Doktor din po. He was the Assistant Secretary niya of Field Operations, handling 3 regions. Dapat sinupervise niyan tama. Okay. Then you have 2 more OIC directors.
One is Dr. Joyce Ducusin, who handled EPI. Joyce Ducusin. He expanded program. And Marvin Bello, who handled the information. Marvin and, Bello. Yes. Oh. Then you have three regional directors. Si Gorgolon of Region 3, si Ariel Valencia of NCR. Gorgodon? Gorgodon? Manila. Gorgolon? Gorgodon? Gorgolon. Ano, doktor din ito? Doktor, kaklase pa nga yan sa ano eh. Sa CPH eh. Sino pa? Si Ariel Valencia of NCR. Ano and naman, Rio, Dr. Dino ito? Oh yes, and Director Rio Magpantay. Dr. Dino? Yes, oh. Of 4A. You have to account for what you did. Sino pa? Okay. Then you have definitely PCMC or Philippine Children's Medical Center Chief Julius Leccione. Di ba doon pinadaan yung pagbili ng Denvaxia? Yes. Yeah. Bakit doon? Eh, unang-una, bakit hindi diretso kami? Bakit hindi namin din? Kasi usually, ang vaccines po, katulad ng measles, ang bumibili po niyan DOH. Oo nga, direkta. Oh, bakit nilagay sa PC? Bakit? Sinabalat. One, two reasons po. Oh. Ang mas madaling, kasi kailangan nila, binigay po yung saro ng December 29. Okay. Pag hindi nila sabalat, sa books nila, isosoli nila, babalik na sa yes, pangyari. Yes, yes, hindi nila gastos. Okay. Meron po masamang practice ang ginagawa ng DOH Central na nagsasabalat ng pera para mga sa items na dapat nila bilhin. What do you mean? Kasi halimbawa, bibili akong gamot. Oh. Nagagamitin ng ibang regions. Oh. Sa ospital bibigay. Diretso? Yung pera? Oh, dapat sila bumili. Yung pera? Yung saro sa sabalat nila. Anong katwiran doon na idediretso sa ospital? May masama ba doon? Masama po yun. Bakit? Kasi poor planning po yun. Ikaw ang accountable, bibigay mo sa ospital na walang line, walang authority sa ibang regions na tatanggap. Mm-hmm. So dapat baguhin nila yun. Better planning. Hindi pwedeng, ang ginagawa ko po kasi na itong mafia, nakikreate ng scenario para may emergency purchase. Pero pag binigay yung pera, alam na nung hospital kung saan at sino ang bibilhan. Hindi, babalik nila yung nabilhan sa stockroom ng DOH Central Office. Ano yung sabihin? Silang bibili tapos dadali sa stock. Yes. Ay, hindi, maano yata yun. Magulo yun, magulo. Magulo lang ho. Magulo, not magulo, to say magulo. Dalis, magulo lang ho. Okay, so ang binabang ito ninyo, si Dr. Mario Villaverde, isang consultant. Ngayon, undersecretary na po. Ngayon? Chief of staff. Kaklase po yan ni Secretary Duque, kaya sinasabihan ko si Secretary Duque. Ito po, nagpadala po ko sa kanya yung SMS letter through RVCC Chairman kahapon po. Sabi ko kay Secretary Duque, Mr. Secretary, ay alam mo kasi English po yun, i-quote ka lang. No? People change. Some for the better, some for the worse. Some, a motivator for the worse, ambition and greed. Greed. Oh, and some, yun, napasama, nabarkada sa masasamang tao. Na impluwensyahan. Yun ang mga reasons. Kaya okay. Please, Secretary, hindi na nila pare-pareho ng mga tao nakilala mo nung college days, nung medical days. Oh, nag-iba na po sila ngayon. Malayo na yun. Okay, pati mukha nun, nagbabago ngayon. Opo. USEC, Dr. Mario Villaverde, Dr. Gerardo Bayugo, tama ba ako? Opo. Lilibet David? Yes. Carol Tanyo? Yes. Mga doktor to. Assistant Secretary sa Lyndon Lee Soy? Yes. Okay, spokesman. Meron pa isang spokesman, sino yun? Si Eric Tayag po. Ay, hindi nila kagrupo yan. Hindi ma-promote-promote. Eh. Ah, kaya pala minsan sinundot ko. Sir, hanggang ngayon assistant secretary ka pa? No, OIC pa lang nga siya. Ay, pero mo na-promote si Carol Tanyo. Na-promote yung... Mas mauna pa siya. Ay, matinik tong Eric Tayag po nito. Oo. Epidemiologist po to. Mahal po ng media to. Kasi gumagawa siya ng paraan. Pagsayaw-sayaw. Okay. Lyndon Lisoy, Nestor Santiago, OIC Director Joyce Ducusin. Yes. Marvin Bello. Marwin. Marwin. Ah, Marwin ba yun? W-Y-N-N. Hindi Marvin. Financial Management Service Director Larry Cruz. Opo. Tama ba? Regional Director sa Leonila Gorgolon. Opo. Dr. Den. Ariel Valencia, Dr. Den. Rio Magpantay. Opo. At yung chief ng Philippine Children's Medical Center kung saan doon pinadaan ang pagbili ng Denvaxia, si Chief Julius Lesiones. So, ito ba ang sinasabi nating mafia sa Department of Health? Ayun lang po, tungkol doon sa Denvaxia, dyan po ako may preba.
Ngayon, ang tinatanong sa akin ni Secretary Duque, may nakaharap na isa yung preba, nag-a-attend ka na sa Senate hearing, nalaman mo na sino connection, then you want me to produce the evidence? I have gave my all the documents to VACC Attorney Ferdy Topacio as early as May 2017. Even sa Senate, sa House, kayo po, merong may document na si Ted Filon meron. Don't look for me. It's staring at you, Secretary. Napakadinumong tao. Just be brave. Just ang dapat puso niyo. Ang pagkakilala ko sa kanya, nakasama ko nung panahon ni GMA, matino talagang tao. Opo. Oo, pero baka, ewan ko, medyo may napapansin ako kay Secretary. Hindi, kasi ang sabi Secretary niya, ito po yung napansin ko sa kanya, na may bumulong sa kanya mga mali. Unang-una po, sabi niya, the DOH is full plate kasi aalagaan nila 833,000, di po ba? There's no such animal as full plate on DOH. You're mandated to take care of 100 million Filipinos, Mr. Secretary. Hindi lang 'yon. Anyway, kunin natin 'yan. Oh.